pedindo ali. Red Bull. Cobra, cobra. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikinala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyay ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ang sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magpubli sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahin. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan, nang sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Sa ang lahat na sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataguyan.
ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng poong gurong dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y ayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinabi ko na sa inyo mula pa nung una. Marami ako masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at narinig ko sa kaniya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kahit sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman niyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kaniya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kaniya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Reklamador ka ba? Marami ka bang daing? Marami ka bang hinaing? Nagre-reklamo ka ba lagi? Marami kang nasasabi o sinasabi. Daing ka ng daing. Sobrang hinanakit mo. Reklamador ka ba? Reklamo ka ba ng reklamo sa Diyos? Salita ka ba ng salita sa Kaniya? Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba si Jesus Nazareno? Sa ating pagninilay, sa unang pagbasa sa Aklat ng Bilang, para bagang hindi kilala ng mga Israelita ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay at nagligtas sa kanila. Nakalimutan nila kung sino ang Diyos. Kaya nagre-reklamo sila. Sa Ebanghelyo, kilala ba siya ng mga Pariseo?
Sino ka nga ba talaga? Marami sa ating kumisan ay parang gayon. Marami nang ginawa sa atin ang Panginoong Yesus. Marami nang ginawa sa buhay natin ang Poong Yesus Nazareno. Pero kuminsan parang hindi pa rin natin siya kilala. Hindi niya tayo pababayaan. Alam naman natin siya'y Diyos na tunay na Diyos. Diyos na talaga nagmamahal sa atin. Walang nagsisimba sa Quiapo na hindi kilala si Jesus Nazareno. Kaya wala rin nagsisimba rito na reklamador. Bakit? Dahil kilala natin siya, kilala natin ang kapangyarihan niya, kilala natin at alam natin ang pag-ibig niya. Ano ang dahilan at magre-reklamo tayo? Dahil subok na natin siya, tutulungan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaya kilala na natin si Jesus. Kaya marami sa atin ang pumapasok sa Quiapo, nagpapasalamat na, nagpupuri na sa Diyos sapagkat alam mo, alam ko na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kilala natin si Jesus Nazareno. Kilalang kilala natin, siya'y tunay na Diyos. Ang mga nagre-reklamo ay iyong hindi nakikilala ang Diyos. Yung daing ng daing na parang pinabayaan ng Diyos, hindi tayo pinababayaan ng Diyos at hindi tayo pababayaan niya. Kaya anong walang lugar sa atin ang daing, walang lugar sa atin ang hinaing, walang lugar sa atin ang reklamo dahil naniniwala tayo sa kagandahang loob ni Jesus Nazareno at kilala natin siya. Kaya kung nandito ka sa Quiapo, nagpapasalamat ka. Nandito ka kasi kilala mo siya. Kilalang Diyos. Kaya nga nagpakilala siya. Ako'y si ako nga. Ano ibig sabihin? Ako yung Diyos. Ako yung makapangyarihang Diyos. Ako yung Diyos na hindi nagpapabaya. Kaya sa pagninilay natin ngayong umaga, pasalamat tayo sa Diyos. Kahit marami tayong iminsan iniintindi, may karamdaman, di tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Poong Yesus Nazareno. Kilala mo siya, kaya ka naririto. Kilala ko siya, kaya ako naririto. Kilala natin siya. Hindi siya magtatanong sa iyo, sino ako? Ano ang sagot natin? Panginoon ko at Diyos ko. May nabasa akong isang refleksyon. Ang Diablo daw, kilala si Jesus. Kaya sa Ebanghelyo, sa Biblia, maraming pagkakataon daw na kilala ng Diablo si Jesus at sinasabing ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang banal. Bakit ka na pa rito? Para puksain kami? Bakit ka na pa rito? Para pahirapan kami? Alam ng demonyo, ng Diablo, kung sino si Jesus. Pero ang pinagkaiba raw, kailanman sa Biblia, hindi mo maririnig at mababasa na tinawag ng Diablo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon. Dahil pag ika'y nagsabi ng Panginoon, pinaliit na salita Poon, ibig sabihin, dinideklara mo na ikaw ay tagasunod niya. Ang Diablo hindi niya masabing Panginoon kasi hindi niya maideklara na siya'y makasusunod kay Jesus. Tayo lang, ikaw at ako, tumatawag sa kanyang Poon, tumatawag sa kanyang Panginoon. Nang ibig din sabihin, kinikilala natin siya na tinaas sa krus, siya'y Panginoon at Diyos natin. Ang pagsasabi ng Panginoon ay pagkilala at pagsunod sa kanya bilang Diyos at pagpapakababa. Kaya ang Diablo daw,
Hindi tinatawag si Jesus na Panginoon sapagkat hindi niya kayang magpakababa sa harap ni Jesus. Ako at ikaw, tawag natin sa Kanya, Poong Jesus Nazareno. Poon na ibig sabihin ay Panginoon. Kaya ako at ikaw, kaya natin magpakababa. Ako at ikaw, kaya tayo naririto para sundin ang Kanyang kalooban. Ialay ang hirap natin sa Kanya. Panginoon ko at Diyos ko, kaya mo sinasabing Poong Jesus Nazareno. Kaya sinasabi natin, Panginoon, dahil tayo ay nagpapakababa sa Diyos na kilala natin, Jesus, Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ang itutugon po natin, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim natin ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Ama naming nasa langit, na pinagmumulaan ng lahat ng biyaya, loobin mo ang dugong ibinuhos na iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot,
humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin na mga alay upang ipagdiwang ayong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Ang pagpapakasakit ng gilong mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag, na iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin na Mesiyas sa harap na iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, imbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose,
kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, tuba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Payapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na laging tumitingin sa atin, Diyos na sumasagot sa mga panalangin natin, mapalad tayong tatanggap sa Kaniya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sumasamo, hilumin ang
ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa'yong harapan ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling, nais naming ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa'yo ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa'yo ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino Siscon Jr., ang atin pong rektor at parish priest. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na lagi makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahena at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na igay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.